Marshall Peak, Kabanata 861. Buti na lang hindi ko nabigo ang aking misyon. Ang ilang dakilang commander ng Ancient Demon Clan ay sabik na tumitig sa direksyon na nilisan ni Yang Kai, na hindi makahinga ng mahabang panahon. Master Lee, oras na nating ipaalam sa ating mga angkan ang kapanapanabik na balitang ito. Sabi ni Hua Mo sa malalim na boses. N, malumanay na tumanggo si Li Rong. Oras na, pagkasabi nito, ang kanyang magagandang mata ay lumingon kay Wizard Tribulation at malumanay na ngumiti. Narinig kong sinabi ni Master na ang pangalan mo ay Wizard Tribulation, tama ba? Oo. Medyo hindi mapakali ang ekspresyon ng Wizard Tribulation. Hindi pa nagtagal, siya at si Yang Kai ay hinabol ng isang Demon General mula sa Demon Race at napilitang tumakas sa mahiwagang maliit na mundo na ito. Ngayon, limang Saint Realm Masters mula sa Demon Race ang nakatayo sa kanyang harapan, hindi napigilan ng Wizard Tribulation na parang nakatakas lang siya sa yungib ng tigre para lang makapasok sa lungga ng lobo. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay walang anumang malisyosong intensyon sa kanya at ang kanilang relasyon kay Yang Kai ay tila medyo malalim. Dahil kaibigan kayo ni Master, hindi kayo tagalabas. Mangyaring sumama sa akin, kailangan nating magtanong tungkol sa sitwasyon sa labas. Malumanay na tumanggo si Li Rong at pinuna ang daan papasok sa kuta. Pakiusap. Walang pakialam na sabi ni Han Fei. Pilit na umiti si Wizard Tribulation at sumunod sa likod ni Li Rong. Nagkataon lang na marami rin siyang gustong itanong sa mga masters na ito mula sa Demon Race. Sa loob ng underground secret room ng fort, si Yang Kai ay nakaupong naka-cross-legged, hindi nagmamadaling simulan agad ang pagpino ng Saint Peel. Sa halip, napabuntong hininga siya at pinakalma ang sarili. Ang lihim na silid na ito ay ang ginamit niya upang linangin ang Demon God Transformation, kaya pagkarating dito, medyo pamilyar siya dito. Ang kasalukuyang antas ng alchemy ni Yang Kai ay dapat na ang limitasyon ng isang Saint Grade Low Rank Alchemist, isang hakbang lamang ang layo mula sa mid-rank. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na hindi niya mapino ang isang Saint Grade mid-rank peel. Sa tulong ng Spirit Array at Myriad Drug Liquid, hindi dapat maging mahirap ang pagpino ng isang Saint Grade mid-rank peel. Nawala ng laman ang kanyang isip at katawan, nang walang anumang pagnanasa o iniisip, ang mga eksena ng kanyang sariling mga karanasan ay sumikat sa kanyang isipan. Ang mga eksenang ito ay may kaugnayan lahat sa alchemy. Ang karanasan at kaalaman na nakuha niya mula sa True Alchemy Way, pati na rin ang mga paghihirap na naranasan niya at ang mga nagawa niya habang nag-aaral ng alchemy, ang mga nakakalat na alaalang ito ay sadyang ginugunite ni Yang Kai at unti-unting pinagsama-sama. Para siyang naging outsider, na pinagmamasdan ng isa pa niyang sarili na unti-unting lumalaki sa landas ng alchemy. Mula sa pinakamababang mortal grade peel hanggang earth grade, heaven grade, mysterious grade, spirit grade, saint grade. Ang isa pa niyang sarili ay mabilis at patuloy na lumalaki sa alchemy sa napakaikling panahon. Ang sunod-sunod na tableta ay dinalisay, na ang bawat isa ay tila isang bagong buhay, puno ng sigla. Sa wakas ay lumaki na siya sa punto kung saan madali niyang napino ang Saint Grade Low Grade Pills. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng tiwala sa sarili ang kumalat sa kanyang katawan. Siya ay lubos na sigurado na sa kanyang kasalukuyang estado, ang pagpino sa Saint Grade Midrank na tableta ay magiging isang tagumpay. Ang iba't ibang spirit grade at saint grade spirit grasses at herbs na ginugol ni Yang Kai ng maraming taon sa pagkolekta ay inilabas at inayos sa harap niya. Inilabas ang kanyang divine sense, sumugod si Yang Kai sa kanyang maliit na peel furnace at nagsimulang magukit ng spirit array sa loob nito na magpapapataas sa kanyang tagumpay. Kinuha ni Yang Kai ang isa sa mga halamang gamot, nagpakawalo ng gininto ang liwanag at pinalapot ang kanyang Yuan Chi sa kanyang kamay. Tulad ng isang maliit na nasusunog na araw, sinunog nito ang mga dumi sa mga halamang gamot at pinalapot ang isang panggamot na likido. Hindi nagtagal, ang likidong panggamot ay pinalapot. Ito ay isang luntiang berde, tulad ng isang patak ng luha, na naglalabas ng nagbabantang aura. Binalot ng Yuan Chi ang patak na ito ng panggamot na likido at sinuspinde ito sa tabi ng peel furnace. Pagkatapos ay pumili si Yang Kai ng isa pang halamang gamot at ganoon din ang ginawa. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang spirit array sa loob ng peel furnace. Ang isang damo pagkatapos ng isa ay pinalapot, at ang lahat ay nagpatuloy sa isang maayos na paraan. Sa harap ng mga mata ni Yang Kai, tanging ang mundo ng alchemy at ang mga halamang gamot ang nasa harapan niya, pansamantalang nakakalimutan ang papel ng Saint Peel na kanyang dinadalisay. Walang pressure sa kanyang katawan o isip, natural at makinis ang lahat ng kanyang kilos. Sa loob ng sikretong silid sa ilalim ng lupa, napuno ng halimuyak ang hangin. Sa loob ng isang palasyo sa loob ng Demon God Citadel, ang limang dakilang commander ng Ancient Demon Clan ay nagsuot ng marangal na ekspresyon. Matapos malaman ang mga detalye ng nangyari mula sa Wizard Tribulation, naunawaan nila kung bakit nagmamadaling pumunta si Yang Kai para pinuhin ang Saint Peel na makakatulong sa kanilang makatakas.
Ang oras ay naghintay para sa walang sinuman, at siya ay pinilit na gawin ito. Dapat nahanap na ni Zuli ang coffin-carrying man sa ngayon. Kung tama ang hula ng wizard na ito, dapat ay kalabanan niya ngayon ang coffin-carrying man. Sabi ni Wizard Tribulation habang pinagmamasdan ang mga ekspresyon ng limang dakilang commander. Ang Demon General na iyon na nagngangalang Zuli ay isang Third Order Saint, tama ba? Malalim na kumunot ang noo ni Lirong habang nagtatanong. Isa siya sa mga nangungunang master sa mundo. Ang apat na dakilang Demon General ng Demon Race lahat ay may ganoong cultivation. Si Master Lee, ang Coffin Slave Senior ay dapat na naging Second Order Saint lang bago siya pumanaw, at matagal nang naagnas ang katawan niya. Laban sa Demon General na iyon, natatakot ako na hindi na siya magtatagal. Hanggalit na sabi ni Faye, gusto niyang magmadaling lumabas at tulungan ang Coffin Slave Senior ngayon. Hindi dapat si Coffin Slave Senior ang kalaban ng babaeng iyon, ngunit hanggat gusto pa niyang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng dakilang Demon God, hindi niya ito papatayin. Kaya hindi na kailangang mag-alala sa ngayon, kami lang. Kailangang maghintay ng 2 o 3 araw bago tayo kumilos. Mahinang sinabi ni Lirong, biglang may naalala. Ngunit ayon kay Master, ang babaeng iyon ay hindi sinasadyang nakakuha ng ilang Demon God Golden Blood matagal na ang nakalipas at napino ito sa kanyang katawan. Sana ay hindi niya gamitin ang Demon God's Divine Technique, kung iyon ay kaso, magkakaproblema tayo. Ang Divine Technique ng Demon God. Naningkit ang mga mata ni Wizard Tribulation, pabago-bago ang kanyang ekspresyon habang nag-aalinlangan siyang nagtanong. Ano ang sinasabi mo? Hindi ba ito ang maalamat na dakilang Demon God, tama? Talaga, ang dakilang Demon God. Tumango si Huamo, napaawang ang bibig ni Wizard Tribulation, ngunit wala na siyang lakas ng loob na magtanong pa. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa dakilang Demon God, kaya hindi ito isang bagay na maaari niyang tanungin ng kusa. Sa dami ng nalalaman niya, mas mahirap ang pagtakas. Habang nag-uusap ang mga taong ito, biglang lumitaw ang isang magulong aura sa labas, na sinamahan ng sunod-sunod na mga tunog ng pag-crack habang ang buong mysterious small world ay tila nanginginig. Nanlamig ang magandang mukha ni Lirong nang tumayo siya mula sa kanyang upuan at sa sumunod na sandali, nakarating na siya sa labas at nakatitig sa langit. Nagmamadali ding lumabas ang iba pang grupo. Nagsisimula na. Mahinang sabi ni Lirong. Dapat ang labanan sa pagitan ng Demon General na iyon at Coffin Slave Senior ang nakaapekto sa atin. Daring to attack Coffin Slave Senior, tuturuan ko siya ng leksyon kapag nakalabas na tayo. Malamig na bamantong hininga si Han Fei. Biglang naalala ng Wizard Tribulation na sila ni Yang Kai ay nakapasok sa lugar na ito sa pamamagitan ng kabaong sa likod ng kabaong na lalaki at hindi niya maiwasang magtanong ng nag-aalala. Kung matatalo ang Coffin Slave Senior na iyon at ang kabaong sa likod niya ay nawasak. Ano ang mangyayari sa lugar na ito? Sumulyap si Lirong sa kanya at ngumiti. Ang mahiwagang maliit na mundo na ito ay nilikha ng dakilang Demon God gamit ang Great Divine Technique at tinatakan sa loob ng kabaong na iyon ng dugo. Kung ang kabaong na iyon ng dugo ay mawawasak, ang mahiwagang maliit na mundo na ito ay madudurog at ang mga kasama nating ang nakatira dito ay itatapon sa The Endless Void, hindi makakahanap ng paraan. Namutla ang mukha ni Wizard Tribulation habang bumubulong. Sana makatagal pa ng kaunti ang Coffin Slave Senior. Sa mga taong naroroon, kahit na ang Ancient Demon Clan Great Commanders ay medyo nag-aalala, hindi sila nababalisa. Sa halip, ang pinaka-nababalisa ay ang Wizard Tribulation. Ang Great Commanders ay malinaw na may tiwala sa Coffin Slave Senior at mas kumbinsido na hindi pa Dalus Delos na sisirain ni Zuli ang kabaong na iyon ng dugo. Iyon ay, kung gusto pa niyang magtanong tungkol sa mga lihim ng dakilang Demon God. Ang mga pagbabago sa mahiwagang maliit na mundo ay nagdulot ng gulat sa mga angkan ng Ancient Demon Clan, kaya walang choice sina Huamo, Ginya, at Zuji kundi pakalmeyan sila. Sa utos ni Lirong, ipinakalat din nila ang balita na pinipino ni Yang Kai ang isang Saint Pil. Biglang kumulo ang Ancient Demon Clan, lahat sila ay nagtaas ng ulo sa pag-asa. Lumipas ang 1 araw, lumipas ang 2 araw. Sa paglipas ng panahon, ang mahiwagang maliit na mundo ay naging mas hindi matatag. Pagkaraan ng 2 araw, biglang kumalma ang magulong mysterious small world. Nang maramdaman ang pagbabagong ito, lumabo ang mga ekspresyon ni Lirong at ng iba pang dakilang commander. Alam nila na para mangyari ang sitwasyong ito, maaaring itinaboy ng Coffin Slave Senior ang Demon General, o ang Coffin Slave Senior ay natalo ng Demon General. Ang huli ay mas malamang. Tutal, ang kalaban ng Coffin Slave Senior ay isang peak na Third Order Saint. Ang Coffin Slave Senior ay binantayan ng mahiwagang maliit na mundo na ito sa hindi mabilang na taon, at kahit na walang sino man mula sa Ancient Demon Clan ang nakakita sa kanya noon, ni hindi nila alam kung ano ang hitsura niya, lahat sila ay iginagalang siya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso.
Dahil sa kanya kaya tuwing 10 taon, lalabas siya upang maghanap ng taong makakapagligtas sa kanilang mga angkan mula sa labas ng mundo, sa kalaunan ay mahahanap si Yang Kai at pinahihintulutan si Lirong at ang iba pa na makakita ng pag-asa ngayon. Ngunit ngayon, habang ang Ancient Demon Clan ay nasa bingit ng pagtakas, ang Coffin Slave Senior ay nakatagpo ng isang malakas na kaaway. Si Lirong at ang iba ay mas nababalisa kaysa kaninuman at hindi makapaghintay na umalis sa lugar na ito at makita kung ano ang kalagayan ng Coffin Slave Senior. Gayunpaman, kung hindi pinino ni Yang Kai ang Saint Pill, hindi sila makakatakas, kaya kahit na nababalisa sila, wala silang magagawa. Sa sandaling iyon, ang world energy sa Mysterious Small World ay muling naging magulo at nagsimulang magtipon sa isang tiyak na direksyon. Nanginginig ang ekspresyon ng lahat ng maramdaman nila ito at nagulat sila. Napansin nila na ang lugar kung saan nagtitipon ang world energy ay ang secret underground room na ginagamit ni Yang Kai para magsagawa ng alchemy. Sa mahina, tila may sariwang pabango ng tableta na umaanod mula sa direksyong iyon. Pagtingin, hindi maiwasan ng lahat ang bahagyang kaba. Ilang sandali pa, huminahon ang world energy at makalipas ang maikling panahon, may lumitaw na figure. Ang lahat ay nakakita lamang ng isang kislap ng liwanag bago lumitaw si Yang Kai sa kanilang harapan. Guro. Nag-aalin lang ang tumawag si Lirong, bahagyang nanginginig ang boses. Tumisi si Yang Kai at inilahad ang kanyang kamay. Hindi ako nabigo, matagumpay ang pagpipino. Sa kanyang kamay, may isang earthy yellow na tableta na kasing laki ng prutas ng longgon na nagbubuga ng makapal na liwanag. Ilang pares ng mga mata ang nakatitig sa Saint Pill na ito, nangingilid ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Huamo. Ngunit kung paano gamitin ang bagay na ito ay nasa iyo. Nakasimangot si Yang Kai at same time na ibinigay ang Saint Pill kay Lirong. Iisa lang ang Saint Pill, ngunit ang Ancient Demon Clan ay may libu-libong clansmen, kaya talagang hindi alam ni Yang Kai kung paano ipamahagi ang medicinal efficacies ng Saint Pill na ito. Kami na ni Han Fei ang bahala sa bagay na ito. Mahigpit na hinawakan ni Lirong ang Saint Pill, nakipagpalitan ng tingin kay Han Fei bago lumipad patungo sa pinakamataas na punto ng Demon God Citadel. Tipunin din natin ang ating mga angkan. Sabi ni Huamo bago mabilis na umalis kasama si Nayinya at Zuji. Tumangala si Yang Kai at nakita si Lirong na tila nag-aayos ng isang bagay sa pinakamataas na punto ng Demon God Citadel, isang banayad na pagbabago bago ng enerhiya na dumadaloy mula rito. Sa ilalim ng panawagan ni na Huamo, Yinya, at Zuji, ang mga angkan ng Ancient Demon Clan ay nagtitipon din doon. Marshall Peak, Kabanata 862. Dapat nagbibiro. Sa taas sa Demon God Citadel, sina Lirong at Han Fei ay abala sa pag-aayos, habang sina Huamo, Yinya, at Zuji ay nag-aayos din para sa kanilang mga angkan na magtipon. Pinagmasdan ni Yang Kai ang sitwasyon habang pinapanumbalik ang kanyang lakas. Ang Wizard Tribulation, na nakatayo sa tabi niya, ay may komplikadong itsura sa kanyang mukha habang nag-aalangan siyang magsalita. Sect Wizard, kung may anumang tanong ang Sect Master Wizard, huwag mag-atubiling magtanong. Tumawa si Yang Kai. Saglit na nag-isip si Wizard Tribulation bago itinakip ang kanyang mga kamao at nagtanong. Kung gayon ang wizard na ito ay magiging matapang. Maglakas loob kong tanungin si Holy Master Master, ano ang iyong relasyon sa mga tao mula sa lahing demonyo dito? Kung sasabihin kong subordinate ko sila, maniniwala ba ang sect wizard sa akin? Pinanangkita ni Yang Kai ang Wizard Tribulation na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Tinitigan ng Wizard Tribulation si Yang Kai na may marangal na ekspresyon saglit bago tumango. Naniniwala ang wizard na ito. 2 araw na siyang nandito at maaaring mahinuha ang katotohanan ng bagay mula sa paraan ng pagtugon ng mga master ng Saint Realm kay Yang Kai. Ngayong inamin ito ni Yang Kai mismo, paanong hindi siya paniniwalaan ng Wizard Tribulation? Paano nagkaroon ng ganoong grupo ng mga subordinate si Master Holy Master? Sila ay mula sa lahing demon. E ano kung galing sila sa demon race? Napangiti si Yang Kai. Mula noong sinaunang panahon, ang mga tao at mga demonyo ay hindi nagkakasundo sa isa't isa. Natigilan si Wizard Tribulation at sinabing walang katotohanan. Ang mga makakatulong sa akin ay kapakipakinabang sa akin. Sino ang nagmamalasakit kung sila ay mula sa lahi ng demonyo o hindi? Kung pag-uusapan, lahat tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Kailangan bang gumuhit ng ganoong malinaw na pagkakaiba? Ang Wizard Tribulation ay nakatitig kay Yang Kai na tulala, hindi niya magawang iikot ang kanyang ulo sa sitwasyon ng ilang sandali. Hindi siya tulad ni Yang Kai, na dumating sa Tongzuan Realm mamaya. Ang mga katutubong nilalang ng Tongzuan Realm ay may pakiramdam ng pagtanggi at kawalan ng tiwala sa mga tagalabas. Ganoon din ang Wizard Tribulation. Tihim niyang naramdaman na ang pagsali sa Demon Race ay nakatadhana na maging isang masamang wakas. Dahil sa sobrang kahangahangang anyo ni Yang Kai, medyo hindi niya kayang tanggapin ang ganoong sitwasyon. Matapos mag-isip sandali, mabilis na sinabi ni Yang Kai. Ngunit Sir Holy Master, naisip mo na ba na kung kumalat ang balita tungkol sa nangyari dito,
maaring hindi mo na maitatag ang iyong sarili sa teritoryo ng human race. Kahit na ang Nine Heavens Holy Land at ang iyong sect, Soaring Heaven Sect, ay madadami. Umiling si Yang Kai. Wala akong pakialam kung ano ang iisipin ng mundo, hindi ko kailangan makinig sa iba. Kung may gustong manggulo sa akin, gawin mo lang. Nakaawang ang bibig ni Wizard Tribulation, medyo hindi makapagsalita. Ang Holy Master ay talagang hindi isang ordinaryong tao at sa lahi ng kamay ng lahi ng mga tao, kahit na lima sa lahi ay mga masters. Sila ay Realm Masters. Walang sino man mula sa lahing demon ang naging subordinate ng isang tao. Sa halip na ipahiya ang isang miyembro ng demon race na tulad nito, mas gugustuhin niyang hayaan silang mamatay. Gayunpaman, nakita ng Wizard Tribulation na si Lirong at ang iba pa ay hindi lamang masyadong magalang kay Yang Kai, ngunit handa din silang magpasakop sa kanya. Dahil ako ang kahalili ng Great Demon God. Tumiti Yang Kai. Nagiba ang ekspresyon ng Wizard Tribulation habang siya ay nagpakawala ng tuyong tawa. Holy Master Master, mangyaring huwag magbiro. Hindi nagpaliwanag si Yang Kai at nagtanong lang, ano ang planong gawin ng Sect Master Wizard sa hinaharap? Plano. Kumunat ang noo ng Wizard Tribulation. Wala akong plano sa ngayon. Hayaan muna nating lampasan ang krisis na ito. Gayunpaman, makatitiyak si Master Holy Master na hindi ko sasabihin kahit kanino ang nakita ko nitong mga nakaraang araw. Bahagyang tumanggol si Yang Kai. Kilala ko ang karakter ni Sect Master Wizard, wala kang kailangang ipandako sa akin. Hindi na nagsalita ang Wizard Tribulation at kasama si Yang Kai ay tumitig sa tuktok ng Demon God Citadel. Sa kabilang panig, tila natapos na nina Lirong at Han Fei ang kanilang paghahanda. Hawak ang Saint Peel na pinino lang ni Yang Kai sa kanyang kamay, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang magagandang mata. Sa susunod na sandali, ang mayamang damanak na si Chi ay bumulwak mula sa katawan niya at ni Han Fei. Isang makinang naliwanag ang namukadkad sa paanan nilang dalawa, na bahagyang nabuo ang isang misteryosong spirit array. Sa isang kislap ng liwanag, ang Saint Peel na nasa kamay ni Lirong ay biglang bumukas, naging makapal na fog na bumagsak mula sa langit at bumalot sa mga nagtitipon na Ancient Demon Clan Clansmen. Ang mga clansmen na ito ay hindi nang ahas na magpabeya at mabilis na ipinalibot ang kanilang secret arts upang maabsorb sa kanilang mga katawan ang medicinal efficacy ng Saint Peel, bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng kagalakan sa kanilang mga mukha. Kacha. Umalangaw ang tunog ng mga bitak ng laman at buto. Nagulat si Yang Kai nang makitang ang mga angka ng Ancient Demon Clan na ito ay tila sumailalim sa ilang banayad at kakaibang pagbabago sa sandaling ito. Tila nabasag ang mga gapos na nakalagay sa kanilang mga katawan. Nabawi nilang lahat ang kanilang kalayaan. Ang eksenang ito ay tumagal ng isang buong oras bago ang sumasabog na fog ay unti-unting nawala at ganap na hinigop ng Ancient Demon Clan Clansmen. Binuksan ni Lirong at Han Fei ang kanilang magagandang mata at tumingin sa ibaba na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Master Li, handa na ang lahat. Tumayo si Hua Mo sa ibaba at tumawag. Nakapak na ba ang lahat? Tanong ni Lirong. Lahat ng kailangan dalhin ay dinala na. Mabuti. Magiliw na tumanggo si Lirong, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pananabik habang siya ay nagpahayag. Ngayon, ang aking angkan ay aalis sa lugar na ito. Mga kamag-anak, tandaan ang lugar na ito sa inyong sariling mga mata, ito ang lugar kung saan ang aking angkan ay nanirahan sa loob ng libu-libong taon, kayo hindi na babalik. Ang bawat angkan ng Ancient Demon Clan ay lumingon at tumingin sa paligid, komplikado ang kanilang mga ekspresyon. Mula nang ipanganak sila, ang tanging hiling nila ay umalis sa lugar na ito at pumunta sa labas ng mundo, ngunit ngayong dumating na ang sandaling ito, hindi nila maiwasang makaramdam ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Pagkatapos ng lahat, ito ang lugar kung saan sila ipinanganak at lumaki. Mga dakilang commander, mangyaring samampa. Sumenya si Lirong. Sina Hua Mo, Yinya, at Zuji ay mabilis na lumipad papunta sa gilid ni Lirong, silang lima ay nagpalitan ng tingin bago sabay-sabay na tumanggo. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang puwersang sapat na malakas upang mapunit ang bukas na espasyo, na nagwasak sa magulong kalangitan. Ang kanilang pamamaraan ay iba sa pagpunit ng kalawakan ni Yang Kai, gumagamit lamang sila ng isang espesyal na paraan upang buksan ang labasan mula sa mahiwagang maliit na mundo na ito patungo sa labas ng mundo. Sa huling pagkakataong umalis si Yang Kai, ginamit din ni Lirong at ng iba pa ang pamamaraang ito para paalisin siya. Lalabas muna ako at titingnan, protektahan mo ang mga angkan natin at sundan mo ako. Sabi ni Lirong bago agad sumugod patungo sa bitek. Matapos mawala ang kanyang figure, inayos ni Han Fei at ng iba pa ang kanilang mga angkan na dumaan sa pasukan sa maayos na paraan at umalis sa mahiwagang maliit na mundo na ito. Sa ibabaw ng walang katapusang Snow Mountain Range, tumiting si Zuli na may marangal na ekspresyon habang ang ekspresyon ni Yumo ay medyo pangit din. Sa hindi kalayuan, sina Zhang Ao, Cao Guan, at ang iba pa ay lahat ay may matagal na takot. Sa ibaba, ilang bundok ng niebe ang nawasak sa lupa. Ito ang resulta ng matinding labanan sa pagitan ng Second Order Saint at Third Order Saint.
Napuno ng lason at nabubulok na gas ang isang malawak na lugar, kaya walang nang ahas na bumaba para mag-imbestiga. Ang purong puting Snow Mountain Range ay naging isang makamandag na latian. Ang mga may bahagyang mahinang lakas na nakaamoy ng lason at nabubulok na gas na ito ay mamamatay kaagad, na magiging mga puddles ng nana. Ilang Shattering Mystical Palace disciples na bumaba upang mag-imbestiga ay dumanas ng ganoong kapalaran. Ang moldita na tagadala ng kabaong na iyon, bilang kapwa miyembro ng lahing demonyo, ay talagang nangangahas na sa lakayin ng reyna na ito, higit pa sa kamatayan ang nararapat sa kanya. Namula ang magandang mukha ni Zuli habang galit na nagmumura. Ilang araw na ang nakalipas, sinundan niya ang aura ni Yang Kai dito at nakakita ng mga bakas ng kabaong na lalaki sa isang kuweba, ngunit bago pa siya makapag-imbestiga, bigla siyang inatake ng taga-karga ng kabaong. Sa pagharap sa isang undead na nakarating sa Second Order Saint Realm, hindi mapigilan ni Zuli na magreklamo. Pagkatapos ng dalawang araw ng mapait na labanan, sa wakas ay nagawang basagi ni Yang Kai ang katawan ni Yang Kai, ngunit gayunpaman, pagkatapos na maduroj ang kanyang katawan, ang lason at kinakaing unti-unting china na ipon sa kanyang katawan sa loob ng hindi mabilang na mga taon ay nagsimulang kumalat palabas, pinilit si Zuli na pansamantalang umiwas sa kanya, gamit ang sarili niyang paraan para ikalat ang nakakalason na chi sa ibaba habang binibigyan siya ng oras. Ang kabaong ng dugo na pinoprotektahan ng tagapagdala ng kabaong ay partikular na interesado sa kanya. Mula sa kabaong na ito ng dugo, naamoy ni Zuli ang isang kapanapanabik na aura, ang aura ng dakilang Demon God. Halos sigurado siya na ang kabaong ng dugo na ito ay may kinalaman sa maalamat na dakilang Demon God. Sina Zhang Ao, Cao Guan, at ang iba pa ay walang magawang nanood mula sa gilid. Pumunta sila rito para sa tagapagdala ng kabaong, ngunit ngayon ang bunga ng tagumpay ay inagaw ni Zuli. Sa pagharap sa Demon General na ito, wala silang galit. Sila ay maaari lamang maghintay at makita, ang pait sa kanilang mga puso ay lumulubog na parang gintong sinulid. Ang lason at nabubulok na gas na bumabalot sa lugar sa ibaba ay unti-unting humina, at pagkaraan ng ilang sandali, posibleng bumaba at imbestigahan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, biglang namulaklak ang isang sinag ng pulang ilaw at kumalat ang isang aura na nagpabagabag kay Zuli. Namutla ang magandang mukha niya habang nakatitig sa pinanggagalingan ng pulang ilaw. Nakita niya ang isang pigurang kumislap mula sa pulang ilaw. Tumayo siya sa hangin at winagayway ang kanyang kamay para iwaksi ang natitirang makamandag na gas at nabubulok na gas. Tumingin siya sa paligid at biglang naging malamig at mabagsik ang ekspresyon niya. Nadiskubre niya ang mga nagkalat na piraso ng laman na pag-aari ng kabaong na tagadala. Isang pangalawang Order Saint. Tinitigan ni Zuli ang magandang babae na biglang sumulpot na may pagtataka, isang hitsura ng pagkalito ang pumupuno sa kanyang magagandang mata. Malinaw niyang naramdaman na ang babaeng ito na biglang lumitaw ay naglalaman ng napakayaman na Demon of Chi, na malinaw na kabilang sa lahing demon. Paanong biglang sumulpot ang ganitong babae dito? Tila napansin ng kabilang partido ang kanyang pag-iral at mula sa dikalayuan, ang malamig na mga mata ay nakatitig sa kanya, hindi nagpapakita ng anumang takot, kahit isang pahiwatig ng puot at provocation. Tahimik na ngumiti si Zuli, ang kanyang lakas ay isang minor realm na mas mataas kaysa sa kabilang partido, kaya natural na wala siyang dapat ikatakot. Shua shua shua. Sunod-sunod na figure ang lumabas sa pulang ilaw, bawat isa sa kanila ay kabilang sa lahing demon. Pagkatapos lumitaw, ang mga taong ito mula sa lahing demonyo ay nagtipon sa paligid ng babaeng unang nagpakita at nagsimulang maghanap ng isang lugar upang manirahan. Matapos makahanap ng isang lugar upang manirahan, ang mga taong ito ay nagsimulang tumingin sa paligid ng mausisa at nasa sabik, ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik. Nakaramdam ng lamig sa kanilang paligid, pinulot ng mga taong ito ang niyebe sa lupa at nagpakawalan ng mga bulalas. Parang wala pa silang nakitang ganito. Gabi na noon, at bumuhos ang malinaw at malamig na liwanag ng buwan. Ang crescent moon at ang mahinang nakikitang mga bituin ay nakakuha ng kanilang atensyon. Lahat sila ay nagtaas ng ulo upang tumingin at itinuro ang asul na simboryo ng langit habang sila ay nag-uusap. Si Zuli at ang iba pa ay natigilan lahat sila ay nakasimangot ng malalim, hindi maintindihan kung saan nanggaling ang napakaraming tao mula sa demon race. Ang mga tao mula sa lahi ng sinaunang demonyo, na nabuklad sa loob ng hindi mabilang na taon, ay biglang nadama na para silang muling isinilang, nanginginig ang kanilang mga katawan habang nahihirapan silang pigilan ang kanilang pananabik, marami pa nga sa kanila ang umiiyak sa takot habang naghahadyas. Ang kanilang mga ulo ay bumalik at napaungol patungo sa langit. Napakasigla ng eksena. Ang grupo ni Zuli ay naging mga manunood lamang, hindi nakatanggap ng anumang atensyon. Hanggang sa sinundan ni Yang Kai at Wizard Jia si Han Fei palabas ng Mysterious Small World na ang pares ng magagandang mata ni Zuli ay lumingon sa kanya, ang kanyang titig ay puno ng kasakiman. Marshall Peak, Kabanata 863. Tuturuan kita ng magandang aral.
Sa ibabaw ng Snow Mountain Range, halos 1,000 miyembro ng Ancient Demon Race ang lumabas sa Mysterious Small World at nagkalat sa isang malaking lugar. Sa hindi kalayuan, sa pangunguna ni Nazuli, Yumo, Zhang Ao, Cao Guan, at ang iba pa ay naka-alerto lahat, lahat sila ay nagtataka kung saan nanggaling ang grupong ito ng mga tao. Biglang naging magulo ang world energy sa kanilang paligid at ang mga miyembro ng Ancient Demon Race na lumabas sa Mysterious Small World ay tila may iba't ibang laki ng suction force na nagmumula sa kanilang mga katawan habang baliw na nilalamon nila ang nakapalibot na world energy. Sa isang iglap, naabsorb ang lahat ng world energy sa loob ng 12 kilometrong radius. Ang world energy mula sa mas malayo ay mabilis na sumugod at patuloy na hinihigop ng mga miyembro ng Ancient Demon Race. Ang mga ulap sa kalangitan ay biglang nagbago habang ang isang nakakatakot na presyon ay bumaba mula sa itaas. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang mga miyembro ng Ancient Demon Race ay nagpakita ng kaaya-ayang sorpresa nang buksan nila ang kanilang mga puso at isipan upang salubungin ang binyag na ito ng world energy. Ang Wizard Tribulation ay nanood ng may kakaibang ekspresyon saglit bago tumawag ng may alarma. Isang tagumpay. Ang eksenang ito, ang kilusang ito, ay malinaw na tanda ng isang tagumpay, at hindi lang isa o dalawang tao ang nakakalusot, kundi higit sa kalahati ng 1,000 miyembro ng lahing sinaunang demonyo na nasa bingit ng paglusob. Tulad ng para sa iba, ang kanilang lakas ay tila tumaas ng malaki sa isang igla. Nag-iba din ang ekspresyon ni Yang Kai nang bigla niyang naalala na noong una siyang dumating sa Tongzuan Realm mula sa sarili niyang mundo, ang kanyang lakas ay bumuti din sa isang iglap. Matapos maputol ang hindi nakikitang mga tanikala na nakatatak sa kanyang katawan, matatanggap niya ang pagpapakain ng mundong ito, at ang kanyang kaharian at paglilinang ay natural na uunlad ng malaki. Ang sitwasyong kinakaharap ng mga miyembro ng Ancient Demon Clan sa sandaling ito ay katulad ng sa kanya. Pagtingin sa paligid, nagulat si Yang Kai nang makitang kabilang sa mga miyembro ng lahi ng sinaunang demonyo na nasa bingit na ng paglusob, si Han Fei at Hua Mo ang siyang gumagawa ng pinakamaraming ingay. Ang dalawang dakilang commander na ito ay unang orden ng mga saints at naabot na nila ang limitasyon ng kanilang paglilinang, kaya kung sila ay makalalampas sa sandaling ito, sila ay magiging pangalawang orden ng mga saints. Ang mga tagumpay ng mga master ng Saint Realm ay hindi biro. Mukhang aware naman ang dalawa dito. Agad nilang ginamit ang kanilang mga diskarte sa paggalaw at tumakas sa malayo, upang maiwasan ang kapangyarihan ng langit at lupa na nabuo kapag sila ay nasira at naapektuhan ng iba pang mga angkan. Napatingin si Yang Kai kay Lirong na kinakabahan at mabilis na natuklasan na ang mukha ng magandang babaeng ito ay kumikinang at ang kanyang magagandang mata ay kumikinang ng maliwanag. Malinaw, pagkatapos umalis sa Small Sealed World at tumuntong dito, ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Si Nayinya at Suji ay pareho. Master Li, tawag ni Yang Kai mula sa kanyang tabi. Hindi ba dapat magkalat tayo ng kaunti? Napakaraming tao ang nagsisikap na makalusot, at ang kapangyarihan ng langit at lupa na dulot ng pagtitipon nilang lahat ay nagpatibok maging ang kanyang puso. Kung hindi niya sila i-disperse para makalusot, malaki ang posibilidad na may ilang mga casualty. Ngunit sa sandaling ito, na may malalakas na kaaway na nag-iimbot sa kanila, hindi isang matalinong pagpili ang maghiwa-hiwalay. Hindi na kailangan. Dahan-dahang umiling si Lirong. Guro, nakalimutan mo na ba kung ano ang pinakadakilang pag-aari ng aking mga tao? Umalis na sina Han Fei at Hua Mo. Hanggat ang kapangyarihan ng langit at lupa kapag nasira sila ay hindi makakaapekto sa ating mga angkan, magiging maayos sila. Nang marinig niya itong sabihin, biglang naalala ni Yang Kai na ang pinakadakilang asset ng Ancient Demon Clan ay ang kanilang napakalakas na pangangatawan. Sa mga cultivator ng parehong kaharian, ang pangangatawan ng Ancient Demon Clan ay mas malakas kaysa sa iba. Higit pa rito, maaari nilang gamitin ang kanilang Demon Crests. Dahil dito, naging mas matigas ang kanilang mga katawan. Ang pagtiis sa binyag ng world energy ay nangangailangan ng isang malupit na pangangatawan. Si Lirong ay tila hindi nag-aalala, kaya natural na nakahinga si Yang Kai. At ang pinakamalaking problema ngayon ay hindi ang tagumpay ng ating mga angkan. Master, ang babaeng iyon ay ang kasalukuyang Demon General, tama ba? Tumingin si Lirong kay Zuli at nagtanong. N, isang Third Order Saint. Hindi masama. Humalaklak si Lirong habang sinusuri niya si Zuli. At least ang Demon Race ko ay hindi masyadong tumanggi. Kasabay nito, nakasimangot din si Yumo at tinanong si Zuli. Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung titingnan ang hitsura ng mga taong ito, tila marami sa kanila ang malapit ng makapasok, dapat ba tayong? Dahan-dahang umiling si Zuli. Lahat sila ay miyembro ng Demon Race ko. Bagamat hindi ko alam kung bakit kasama nila ang taong brat na iyon, kung kikilos tayo sa oras na ito, maaari itong pukawin ang kanilang puot. Hintayin natin silang matapos. At tanungin sila, at kung maaari, ibalik sila sa Sun City. Apat na First Order Saint at isang Second Order Saint. Isang napakalakas na puwersa. Kung masupal natin sila, ang lakas ng aking Sun City ay tataas sa 3.
Tama ang sinasabi ni Master. Tumanggo si Yumo, hindi na nagsalita. Ang bilang ng mga tao mula sa Demon Race na biglang lumitaw ay hindi maliit, at marami rin ang mga Master. Kung talagang masusupo sila, tiyak na magiging malaking tulong sila. Sa oras na iyon, ang lakas ng iba pang tatlong sakop ng Demon General ay hindi na maikukumpara kay Master Zuli. Mukhang wala silang balak na pigilan ang aking lahi. Tumingin si Lirong kay Zuli at ngumiti. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Malamang na iniisip ng babaeng iyon na hindi kanya kalaban, kaya hindi niya iniisip na hayaan kang makalusot. Kung ganoon ay baka mabigya siya. Makahulog ang sabi ni Lirong. Gulat na napatingin sa kanya si Yang Kai, ngunit nang makita ang kumpiyansa nitong mga mata, hindi niya maiwasang isipin iyon. Hindi pa niya nakitang kumilos si Lirong noon at alam lang niya na ang cultivation ni Lirong ay malamang na nasa Second Order Saint Realm, isang kaharian na mas mababa sa Zuli. Ngunit mula sa tono ng kanyang boses sa sandaling ito, tila hindi niya inilagay si Zuli sa kanyang mga mata. Tumisi si Yang Kai, tahimik at misteryoso, lihim na inaabangan ang susunod na mangyayari. Gustong-gusto niyang malaman kung anong klaseng eksena ang mangyayari kung mag-away ang dalawang babaeng ito. Sa isang tabi, daan-daan ang mga angkan niya ang pumapasok habang sa kabilang banda, tahimik niyang pinagmamasdan ang sitwasyon. Ang kapaligiran sa Snow Mountain Range ay kakaiba at marangal. Hong Long Long. Kacha. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng langit at lupa ay biglang bumaba mula sa langit, tulad ng mga ahas na may matutulis na pangil, walang awa na humahampas sa karamihan. Umalangaw-ngaw ang mahinang mga daing dahil marami sa mga cultivator ng lahi ng sinaunang demonyo na lumalabag ay nasugatan sa unang round, ang dugo ay tumutulo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Kung isang tao lang ang makakalusot, sa kanilang pangangatawan, hindi nila kailangang mag-alala na masugatan sila ng world energy, ngunit sa dinami-dami ng mga taong nagsama-sama, maging ang world energy ay nagiging mas nakakatakot. Kahit na may ilang taong nakikibahagi sa pasanin, may ilan na nagpakita ng mga palatandaan na hindi nila ito kayang tiisin. Gayunpaman, ang mga nasugatan na ancient demon race cultivator ay hindi nataranta kahit kaunti. Sa halip, lahat sila ay tumawa ng malakas, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagmamataas habang sila ay nakatitig sa langit, naghihintay sa ikalawang pag-ikot ng world energy na bumaba, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa, na parabang hindi nila hinintay ang mas matinding mundo. Enerhiya noon. Itinago na ng Wizard Tribulation ang kanyang sarili sa malayo, natatakot na siya ay madawit. Sa sandaling ito, lumipad din si Yang Kai sa kanyang tabi, tahimik na nanunood. Lunatics. Napaawang ang bibig ng Wizard Tribulation. Ang mga taong ito ay mga baliw lang. Paano nila matitiis ang bautismo ng world energy na ganito? Naghahanap lang sila ng kamatayan. Hindi naman talaga totoo iyon. Tumawa si Yang Kai at umiling. Holy Master, sa tingin mo kaya nila? May nasugatan sa unang round ng binyag, Wizard, hindi ko akalain na makakapit sila hanggang sa huli. Sa oras na ito, halata na dapat silang lahat ay maghiwa-hiwalay at breakthrough sa kanilang sariling. Bakit sila nagsama-sama? Wizard, hindi ko talaga maintindihan. Ang mga ordinaryong tao mula sa lahing demon ay malamang na hindi makahawak, ngunit hindi sila ordinaryong tao mula sa lahing demon. Tumawa si Yang Kai. Sumimangot ang Wizard Tribulation at tumingin sa kanya, mas lalo pang nalilito. Ang mga taong mula sa lahing demonyo ay mga taong mula sa lahing demonyo, paano magkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng karaniwan at hindi pangkaraniwan? Hong Long Long. Ang world energy ay patuloy na bumababa, binomba ang mga ulo ng mga tao mula sa lahi ng sinaunang demonyo na parang isang kalamidad na nagdulot sa kanila ng patuloy na pagdurugo at pagkasugat. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao ay tila talagang nabaliw, lalo silang nagdugo, lalo silang nasa sabik. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang mga mata ng lahat ay kumikinang sa isang mabangis na liwanag, tulad ng isang grupo ng mga ligaw na lobo, isang nakakatakot na tanawin na pagmasdan. Sa Shattering Mystical Palace, ang mga disipulo ng War Spirit Temple ay natakot na nakatingin sa eksenang ito, maging sina Zhang Ao at Cao Guan ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga puso. Ang tanawin ng daan-daang mga tao na sabay-sabay na lumusot ay napakaganda. Sa di kalayuan, may dalawa pang paggalaw na nakakasira ng lupa, ang mga ito ay sanhi ng dalawang dakilang commander, sina Han Fei at Hua Mo, nang makalusot sila, alinman sa mga ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang ito. Ang magagandang mga mata ni Zuli ay kumislap sa pagkagulat, pakiramdam na dapat niyang dalhin ang grupong ito ng mga tao mula sa Demon Race sa ilalim ng kanyang utos. Ang lahat ng naririto, anuman ang kanilang paglilinang, edad, o rango, ay nagpakita ng pinakamalinis na aura ng lahing demon, marahas, duguan, at malupit. Tubos itong hinangaan ni Zuli. Palihim, naramdaman ni Zuli na ito ang tunay na lahing demon. Hindi mapigilan ang pananabik sa kanyang puso, tumawag si Zuli. Hoy babae, ano ang pangalan mo? Saan ka nang galing? Magiliw nang umiti si Lirong at nagtanong.
Nakikipag-usap ka ba sa akin? Oo, matigas na tumanggol si Zuli. Ang Reyna na ito ay isa sa apat na Demon-General. Zuli, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan at kung saan ka nanggaling. Si Zuli ay miyembro din ng Demon Race, at ang kanyang cultivation ay mas mataas kaysa sa kabilang partido, kaya natural para sa kanya na magsalita sa ganoong tono. Dahil isa kang Demon General, hindi mo ba nakikita ang pinagmulan ng aking lahi? Ikanaway ni Lirong ang kanyang manggas at humarap kay Zuli sa marangal na paraan. Hindi napigilan ni Zuli na sumimangot at malungkot na nagtanong. Dapat bang malaman ng Reyna na ito? Tumawa si Lirong. Itong Reyna. Isang Demon General lang ang naglakas loob na tawagin ang sarili nitong Reyna sa harap ko. Nakalimutan na ba talaga ng kasalukuyang lahi ng demon ang sinaunang kasaysayan nito? Nang marinig niya ito, naging kakaiba ang ekspresyon ng lahat. Napangisi si Zuli kay Lirong, puno ng puot ang kanyang mukha. Halatang galit na galit siya. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsagawa ng aksyon para pigilan ang grupong ito ng mga Demon Race Cultivator mula sa paglusob ay dahil lahat sila ay mula sa iisang lahi at sinadya niyang supilan sila, ngunit hindi niya inaasahan ang babaeng ito, na tila ang pinuno ng grupong ito, para magsalita ng mayabang. Sa mundong ito, ang Demon Commander lang ang nang-ahas na magsalita kay Zuli sa ganoong paraan. Minsan, kahit ang mga salita ng Demon Commander ay walang gaanong epekto sa harap ni Zuli. Huwag mong kunin ang pagmamahal ng Reyna sa talento bilang kaduwagan. Malamig na ngumuso si Zuli. Kung hindi ka rin miyembro ng Demon Race, ang Reyna na ito ay kumilos na. Paano kanya hinayaang makalusot? Turuan ng leksyon. Talaga, oras na para turuan ka ng leksyon. Naging malamig din ang magandang mukha ni Lirong. Ang aking lahi ay hindi lumitaw sa loob ng libu-libong taon, ngunit hindi ko inasahan na kahit na ang mga miyembro ng lahing demonyo ay makakalimutan ka. Ngayon, ang aking lahi ay bumalik sa mundong ito, kaya ako gagamitin kita bilang sakripisyo para turuan ka ng leksyon. Nanliit ang mga mata ni Zuli habang sumisigaw. Sino ka? Marshall Peak, Kabanata 864. Legendary Clan. Sa ibabaw ng walang katapusang Snow Mountain Range, dalawang makapangyarihan at magagandang babae ang magkaharap, na tila malapit ng mag-away. Higit pa, silang dalawa ay napakagandang babae. Hindi maiwasan ng lahat na umasa dito. Gusto nilang malaman kung ano ang magiging resulta kung talagang nag-away silang dalawa. Ang kakaiba ay ang medyo mahinang magandang babae ay may kalmado at kalmadong kilos, habang si Demon General Zuli, na ang lakas ay bahagyang mas mataas, ay nakasuot ng marangal na ekspresyon, na parang natatakot siya sa babaeng ito. Nagdulot ito ng pagkalito sa maraming tao. Napatingin si Lirong sa kanyang mga angkan na nasa kalagitnaan ng paglusob at naramdaman nilang lahat sila ay nakarating na sa huling yugto, kaya hindi na siya nananatiling magalang, malamig niyang tinanong. Coffin Slave Senior, ikaw ba ang pumatay sa kanya? Ang ibig mong sabihin ay ang kabaong na tagadala. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zuli. Kaya ano? Bilang miyembro ng Demon Race ko, talagang naglakas loob siyang salakayin ang Reyna na ito, hindi sapat ang pagkamatay niya para pagsisihan. Mabuti. Buti na lang umamin ka. Huminga ng malalim si Lirong, ang buong dibdib niya ay pataas pababa ng sobra-sobra, baka sa mukha niya ang kalungkutan habang bumubulong. Ang Coffin Slave Senior ay nagsakripisyo ng hindi mabilang na taon para sa aking angkan, ngunit hindi ko inaasahan na sa kritikal na yugtong ito, hindi ko siya makikita. Demon General Zuli, babayaran mo ito. Pagkasabi nito, ang damanapsi sa kanyang katawan ay biglang lumundag at nag-transform sa isang itim na fog na dumiretso patungo kay Zuli. Kapuri-puri ang tapang mo. Tumisi si Zuli, nang makitang si Lirong ang aktwal na nagkusa na atakihin siya, hindi siya nagdalawang isip, ang kanyang malambot na katawan ay kumikislap nang makaharap niya si Lirong. Sa isang iglap nagbanggaan ang dalawang magaganda at mapangakit na figure at sumambulat ang isang marahas na shockwave, na agad na lumikha ng isang nakagigimbal na labanan sa pagitan ng dalawang master ng Saint Rel. Nakuha ang atensyon ng lahat sa eksenang ito habang lahat sila ay tumangala sa langit. Holy Master, Master, itong grupong Demon Race na nakita mo ay medyo abnormal. Ang mukha ni Wizard Tribulation ay kumaibat habang bumubulong kay Yangkai. Ang mga ordinaryong angkan na nagtitipon-tipon upang makapasok ay isang bagay, ngunit ang magandang babaeng iyon, na kanilang pinuno, ay talagang nagkusa na humanin si Zuli, halatang sinusubukang basagin ang isang bato gamit ang isang itlog. Bagamat ang pagkakaiba sa pagitan ng Second Order Saint Realm at ng Third Order Saint Realm ay iisang minor realm lamang, ang pagkakaiba sa kanilang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Kapigatian na nadama ng wizard na malapit nang matalo si Lirong. Nasa lahat ng gilid ang kanyang mga mata at tenga, at handang kumawala nang hindi tumitingin sa kanya si Shirley. Hindi ito normal. Napangiti si Yangkai. Malamang dahil sa sobrang tagal kong nakakulong. Iyon ay sinabi, naiintindihan ni Yangkai ang damdamin ni Lirong.
Ang alipin ng Coffin Slave ay pinalo ni Zuli hanggang sa bumagsak, ang kanyang laman at dugo ay nakakalat sa buong mundo. Paanong hindi gagalit? Noong una, hindi siya nagmamadaling mag-higanti kay Zuli dahil gusto niyang protektahan ang kanyang mga tao. Ngayong halos kumpleto na ang pagsulong ng kanyang mga angkan, natural na hindi na siya makapaghintay na kumilos. Sa kalangitan, ang dalawang magagandang babae ay nakakulong sa isang nakamamatay na labanan na tila sila ay mortal na magkaaway. Ang mga bilog ng itim na dama na Qiuan ay kumalat sa lahat ng direksyon. Habang sila ay nagbanggaan, ang mga alo ng Kat Angie tanging pagbabago-bago ng enerhiya ay ipinadala, na naging dahilan upang ang lahat ng naruroon ay pumikit ang kanilang mga mata at nanginginig sa takot. Ang labanan sa pagitan ng isang Second Order Saint Realm Master at isang Third Order Saint Realm Master ay napakabihirang. Hindi matukoy ni Yang Kai, na matagal nang nagbigay pansin sa labanang ito, kung alin sa dalawang babaeng ito ang mas malakas. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang antas ng pagbabago-bago sa kanilang mga aura, dapat ay si Lirong ang pinipigilan. Ang napakaitim na daman ng Chi ay kumalat na parang makamandag na ahas, na agad na nag-transform sa isang higanteng sawa na nagbukas ng uwang nito at kumagat sa isa sa dalawang figure. Kasabay nito, ang soul aura ni Zuli ay unti-unting lumakas at bumaril patungo sa isang tiyak na lugar sa kawalan. Sa lugar na iyon, si Lirong, na kalalabas lang, ay huminto, tila apektado ng pag-atake ng divine sense ni Zuli. Bago pa siya makapag-react, nilamon na siya ng buo ng higanteng itim na sawa. Umalangaw-ngaw ang mga bulalas habang sina Zhang Ao, Cao Guan, at ang iba pang nanonood ng labanan ay nabigla lahat sa mga pamamaraan ni Zuli. Ang isang Second Order Saint ay tumagal lamang ng kalahating stick ng insenso na halaga ng oras bago matalo. Tinansya ni Zhang Ao na kung haharapin niya si Zuli, malamang na mas magtatagal pa siya. Ang magandang babaeng ito na lumitaw ng wala saan ay lubos na kahanga-hanga. Chi chi chi. Habang ang lahat ay sumisigaw sa alarma, isang pagsabog ng mga tunog ng kaluskos ay nagmula sa mga katawan ng mga higanteng sawa, at sa susunod na sandali, sa isang pagsabog ng liwanag, ang mga higanteng sawa ay nabasag at si Lirong ay nakalaya, bakas ng dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Tila natalo siya sa paghaharap na iyon. Kalmado siyang tiningnan ni Zuli at nanunuya. Maglakas loob ka bang kumilos ng may pagmamataas sa harap ng reyna na ito nang may kaunting kasanayan? Sumuko ka sa akin at may liligtas ko ang iyong buhay. Inabot ni Lirong at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig habang tinitigan siya pabalik ng walang pakialam, hindi umiimik. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga magagandang mata at ang kanyang aura ay sumailalim sa isang makabagbag damdaming pagbabago. Mula sa kanyang malambot na katawan, bumulwak ang isang itim na damanak chi na nakikita ng mata. Ang damanak chi na ito ay sumayaw na parang ahas, unti-unting umakyat sa malambot na katawan ni Lirong at nawala sa kanyang damit. Sa kanyang napakarilag na mukha, nagsimulang lumitaw ang kakaibang itim na mga linya. Isang ligaw na pakiramdam ng kagandahan ang nagmula sa kanya. Pagbabagong Demon God. Nilinang ni Lirong ang pinaka-orthodox na Demon God transformation, at bagaman hindi ito may kukumpara kay Yang Kai, nagawa pa rin itong lubos na mapahusay ang kanyang lakas at sigla sa pakikipaglaban. Isa na siyang Second Order Saint, kaya pagkatapos na ay activate ang kanyang Demon Crests, ang ligaw at marahas na aura na ipinalabas niya ay hindi gaanong naiiba sa kay Zuli. Tila naaakit sa kanyang Demon God Transformation, ang Ancient Demon Race Cultivators na nasa huling yugto ng kanilang mga tagumpay ay nagsimula ring umungal tulad ng mga nakulong na hayop. Nagsimulang tumulo ang Damanak Chi, na tinatakpan ang mga pisni ng lahat at nakalantad na balat ng mga Demon Crest na may iba't ibang antas. Sa taas sa langit, nang bumaba ang huling alo ng World Energy, ang mga cultivator ng lahi ng sinaunang demonyo ay umungal patungo sa langit, hindi man lang pinakipot ang alinman sa kanilang Saint Chi, ginamit lamang ang kanilang pisikal na katawan upang mapaglabanan ang mapanirang puwersa ng pag-ataking ito. Umalangaw-ngaw ang mga kaluskos mula sa kanilang mga laman at buto habang ang isang hindi nakikitang shockwave ay kumalat mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa isang iglap, ang ilang daang cultivator ay tumaas ng isang minor realm. Ang magagandang mata ni Zuli ay nanginginig ng husto habang ang ekspresyon ni Yumo ay naging marangal din sa sandaling ito, ang kanyang mga kamay at paa ay nanginginig. Sa sandaling nakita nilang dalawa ang Demon Crests na ito, pareho nilang naalala ang isang sinaunang alamat. Ikaw ay, sumigaw si Zuli na parang baliw, tila nakilala ang pinagmula ni Lirong at ng iba pa ngunit hindi naglakas loob na sabihin ang mga bawal na salita. Saang lahi ka galing? Ayon sa alamat, sa panahon na ang dakilang Demon God ay nasa limelight, mayroong isang maliit na sangay ng Demon Race na nagdadalubhasa sa paglilingkod sa dakilang Demon God. Personal silang nilinang ng dakilang Demon God at nagtataglay ng pinakamarangal na bloodline sa buong Demon Race bukod sa Great Demon God. Sa harap ng angkan na ito, ang pangalan ng Demon General ay wala. Kahit sinong miyembro ng Demon Race na nakakita sa kanila ay kailangang tretuhin sila ng may paggalang. Sila ang mga lingkod ng dakilang Demon God at ang kaluwalhatian ng buong Demon Race.
Sa panahong iyon, ang sinumang sumali sa Demon Race ay may pinakamataas na hangarin na sumali sa sangay na ito. Gayunpaman, hindi sila kailanman tumanggap ng mga tagalabas at nagparami lamang sa kanilang sarili. Bagamat maliit ang kanilang bilang, nagtataglay sila ng hindi kapani-pani walang lakas. Halos bawat miyembro ng angkan na ito ay may kakayahang lumaban sa itaas ng kanilang kaharian. Ang pinakanamumukuntanging sa kanila ay maaaring lumaban sa mga kalaban ng ilang minor realms na higit sa kanilang sarili nang hindi nahuhulog sa isang dahaw. Noong panahong iyon, ang maliit na sangay ng Demon Race na ito ay sumunod sa dakilang Demon God sa kanyang mga kampanya, gumawa ng malalaking kontribusyon at kumakatawan sa dakilang Demon God sa pamamahala sa bahaging ito ng mundo. Sila ang pinagkakatiwala ang mga katulong ng dakilang demonyong Diyos, isang simbolo ng kawalang tatag. Ayon sa alamat, kapag sila ay lumaban ng buong lakas, ang kanilang mga katawan ay matatakpan ng isang bagay na tinatawag na Demon Crests. Ang mga Demon Crest na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Great Demon God, at sa mga Demon Crest na ito, kakaunti sa mundo ang makakapantay sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbagsak ng Great Demon God, nawala ang sangay na ito ng Demon Race. Ang sangay na ito ay tinawag na Ancient Demon Clan. Pagkaraan ng napakaraming taon, walang nakakaalam kung totoo ang alamat na ito o hindi. Inakala pa nga ng maraming tao na ang maalamat na sangay na ito ng lahing demonyo ay isa lamang gawa-gawa upang mapataas ang prestihiyo ng dakilang Demon God. Ngunit ngayon, ang maalamat na eksenang ito ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Zui. Ang mga medjweth na nakatakip sa labas ng kanyang katawan ay isang magandang indikasyon niyan. Nakaramdam si Zuli ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan mula sa mga Demon Crest na ito. Nakikilala mo, tumingin si Lirong sa kanya ng may sarkastikong, bahagyang tumango. At least may kaunting paningin ka. Imposible. Sumigaw si Zuli, matagal nang nawala ang kilos ng kanyang Demon General. Dapat matagal ka nang namatay. Ayon sa mga makasaysayang talaan, ang guru mismo ang naglibing sa inyong lahat dahil nasaktan mo ang isang kapangyarihan na hindi dapat masaktan. Bilang isang Demon General, natural na alam ni Zuli ang ilang lihim na hindi alam ng iba. Marami na rin siyang narinig tungkol sa Ancient Demon Clan. Sinasabi na sa ilang espesyal na dahilan, bago bumagsak ang dakilang Demon God, sinadya niyang sirain ang Ancient Demon Clan. Kaya palaging naniniwala si Zuli na ang sangay na ito ng Ancient Demon Clan ay matagal nang nawala sa mundong ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, you can verify it yourself. Use your body. Malamig na bamantong hininga si Lirong, nagkusa na umatake sa pangalawang pagkakataon. Habang si Zuli ay nalilito, si Lirong ay sumugod na sa kanyang harapan at itinuro ang kanyang daliri patungo sa kanya, nagpadala ng isang pagsabog ng liwanag na tila nagtataglay ng isang uri ng kapangyarihang pagnanakaw ng kaluluwa, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagkahulog ni Zuli sa isang tulala. Guro. Bulalas ni Yumo, ngunit nang magmadali na siyang tumulong, biglang gumalaw si Nayinya at Zuji, ang dalawang bagong dakilang commander ng Ancient Demon Clan na hindi pa kumikibo. Tumisi ng masama, inatake nila si Yumo mula sa magkabilang panig, dahilan para mahuli siya. Sa isang nakakaawang hiyaw, si Zuli ay pinalipad pabalik na parang isang saranggola ng papel, isang madugong butas na sapat ang lalim upang makita ang buto na lumitaw sa kanyang maselang balikat at dugo na nababalot ng malabong gininto ang kinang na lumalabas. Sa tingin mo karapat dapat ka sa golden blood ng dakilang Demon God. Nang makita ang gininto ang liwanag na ito, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Lirong, ang kanyang mga mata ay napuno ng walang hangganang hangarin na pumatay habang nakatitig kay Zuli. Mabilis na pinatatag ni Zuli ang kanyang estado ng pag-iisip. Sa kanyang pagkabigla ngayon lang, hindi niya sinasadyang pinayagan si Lirong na magtagumpay, ngunit ngayong kaharap niya ang isang master mula sa Ancient Demon Clan, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Ito ay isang angkan na puno ng mga alamat. Ngayon lang napagtanto ni Zuli na ang kabilang partido ay talagang may kapital at lakas upang labanan siya, kahit na ang kanyang kultibasyon ay isang minor realm na mas mababa. Para saan ka pa nakatayo? Yumo, na inaatake ni Nayinya at Zuji, ay humungal. Kung gusto mong mabuhay, halika at tumulong, kung hindi, mamamatay kayong lahat. Ang mga salitang ito ay nakadirekta sa tulalang Zhang Ao, Cao Guan, at sa iba pa. Nang marinig ito, sina Zhang Ao, Cao Guan, at ang iba pa ay nagtinginan sa isa't isa na may komplikadong mga ekspresyon, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, tinawag ang kanilang mga artifact, at nagmamadaling tulungan si Yumo.